بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Yung previous lectures natin, yung mga nakaraang araw, ay natalakay natin yung kufr. At nakuha natin na ang kufr ay dalawang uri. Merong kufrun akbar at merong kufrun asgar. Malaki at saka maliit. Kawalan ng pananampalataya, pagtalikod sa Islam. At merong mga bagay na kung saan kailangan nating malaman at matutunan bilang isang Muslim, na ang mga bagay na ito ay sinabi ho natin ay ikakalabas sa Islam kung ito ay sadyain natin at alam natin ang mga batas nito, tapos ginawa pa rin natin na mayroong kasamang pananampalataya ng ating puso. Sinabi natin ang nangunguna dyan ay ang shirk, pagtamba sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, yung sinumang magtakda ng mga tagapamagitan para sa kanya at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sinumang hindi magtuturing sa pagiging hindi mananampalataya ng mga musyrikin or mag-doubt. Mayroon siyang doubt na sila ay mayroon pa kayang pag-asa. Ayan. So, number 4, nakuha rin natin yung sinumang maniwala na ang patnubay ng iba maliban sa patnubay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay higit na ganap kaysa patnubay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, higit na mas mainam kaysa sa ipinarating sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yun yung tinatawag natin sa madaling salita na sharia. Panglima, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung sinumang masuklam sa anumang bagay na nayahatid ng sugo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Sapagkat yun ay dahil tunay na kanilang kinamuhian ang anumang ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't pinawalang saysay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga amal, ang kanilang mga gawa. Ibig sabihin, dahil sa pagkakasuklang nila sa anumang bagay, kahit nikatiting na sunna o wajib o ipinagbabawal mula sa haram or sa makro, ay delikado ito. Halimbawa, alam mo na ang siwak ay sunna. Tapos, nakita mo yung brother, gumagawa siya ng pagsisiwak. Ngayon, para kang nadidiri or something wrong na sinasabi mo, ano naman ito, kahit alam mo yun na ito ay sunna, tapos kinamuhian mo siya. Lalo-lalo na kung may kasamang pangungutya. So, napaka-delikado ho yun. Ito ho ay maaaring mapabilang sa ikakalabas sa Islam kung alam mong ito ay bawal tapos ginagawa mo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang din sa mga ikakalabas ng sa Islam, sa pananampalatayang Islam, ay yung sinumang mangutya sa anumang bagay sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangungutya, yun nga, yung pangungutya sa mga scholar, sa mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Quran, halimbawa, o sa mga propeta, pangungutya sa kanilang mga pamilya, or doon sa halimbawa mga relihiyosong tao, tulad halimbawa nakita mo siya ay nagsasagawa ng sunna sa kanyang bigote, tapos kinukutya mo siya, delikado ho yan. Nakita mo siya ay pinangalagahan niya yung kanyang sirwal o yung pantalon na pinaiiksiyan niya, tapos sinasabihin mong badoy. So, delikado ho yun. Ito ay kabilang sa kufur. Ito ay kabilang sa ikakalabas sa
Islam, magiging dahilan para makalabas sa Islam ang taong gumagawa nito. At ang pangpito ay ang tinatawag na sehar o salamangka at o yung mga black magic, mga karunungang itim. Yan. Kabilang rito ang panggagayuma, yan, panggagayuma at yung mga bagay na ginagamitan nila ng jinn, tumatawag sila ng mga jinn para sa para mapaniwalaan yung mga bagay na yan, mga balikmata, yung tawag nga. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ngunit hindi nagtuturo ang dalawang anghel, si Anghel Harut at Marut, sa sinuman hanggat hindi nila sinasabi, tanging kami ay isang pagsubok lamang sa inyo. Kaya huwag kayong tumaliko sa pananampalataya. So, yung pagsasagawa ng bagay na yan, yung pangukulam, yung mga gumagawa ng black magic, sa Islam ho ay napaka-karumaldumalo na kasalanan ito. Kung meron tayong sharia, maaaring patulan ka ng kamatayan ng qadi o yung judge sa sharia. Dahil ang nabanggit sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay haddu sahiri darbuhu bisayf. Ang kaparusahan ng taong gumagawa nito ay ang mangukulam ay kamatayan. At bilang panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang pagpanig sa mga musyrik, yung mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagtulong sa kanila laban sa mga Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. At sinuman sa inyo ang tumangkilik sa mga musyrik bilang awliya o mga katulong na tagapangasiwa, tunay na siya ay mapapabilang sa kanila. Tunay na si Allah ay hindi pumapatnubay sa mga taong lumalabag sa katarungan. Mapang-api at mandaraya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iyan po yung pagtulong laban sa mga Muslim. At ang pangsiyam ay sinumang maniwala na may mga piling tao na maaaring lumabas sa batas ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagaya ng paglabas ni Al-Khadir. Isa sa mga matalinong tao na pinaintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paglabas mula sa batas ni Musa alaihi salam. Siya ay naging kafir na. Ibig sabihin, binabaliwala nito yung Islam para bang ang ginawa niyang itong parang damit kung kailan niya gustong suotin, kung kailan niya ito gustong ang itapon, yun, palitan ng ibang pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At sinuman ang maghangad ng iba pa sa Islam bilang relihiyon, kailanman ay hindi ito matatanggap mula sa kanya. At siya sa huling araw ay mapapabilang sa mga talunan. Yan ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Imran, verse number 85. At ang pangsampo ay ang pagtanggi sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ito inaaral at hindi rin niya ito isinasagawa. Delikado ho rin yan, para bagang tunay na tumalikod siya sa Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang patunay rito, at sino pa ang higit na lumalabag sa katarungan kaysa kanya na pinaalalahanan tungkol sa ayat, mga patunay, tanda, kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang Panginoon na Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ay tinanggihan niya ang mga ito. Tunay na kami ang maghihiganti sa mga mujrimin, yung mga kriminal, hindi naniniwala, gumagawa ng mga masama, iba pa. So yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga bagay na ikakalabas ng tao mula sa Islam. Naway iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito. Alam man natin o hindi, iligtas na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa
kufar, at lalo-lalo na mula sa shirk, at kabilang din dyan mula yung hinihiling din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas tayo sa kapahamakan mula sa mga tagut, mula sa mga jin, mula sa mga iblis. Iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Sheikh Ali Yaqub Yusuf. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.